Mga kapuso, nagbabalik po ang unang hirit. Stroke at heart condition ang nakitang dahilan ng pagkasawi ng lalaking curfew violator sa General Trias, Cavite. Ang pamilya ng biktima naniniwalang bunga ito ng pagpapataw ng corporal punishment o sapilitang physical na parusa ng mga pulis sa Cavite. Gayet naman ng mga otoridad, hindi sila nagpapatupad ng ganitong kaparusahan. Kung ano ang pananagutan ng mga maysala, pag-uusapan po natin kasama ang ating kapuso sa batas na si Attorney Gabby Concepcion. Good morning po, Attorney Gabby. Happy Wednesday. Happy Wednesday din sa'yo, Maris. Mm-hmm. Happy Wednesday din po sa ating mga kababayan, sa mga nanonood na talagang nasa bahay to keep safe. Yes, Attorney. Una po sa lahat, iba-iba po kasi yung ordinansa ngayon na ipinatutupad po ng mga LGU kaugnay po dito sa curfew. Paano kung gaya nito na may namatay? Administrative case lang po ba kung public official ang dahilan ang pwedeng ipataw sa kanya o maaaring kasuhan din ng criminal case at ano ang maaaring pananagutan niya? Well, unang-una yung sinabi pala natin keep safe. Ay, nasa bahay sila, keep safe at baka mamaya mahuli kayo at magkaroon pa ng ganitong klaseng sitwasyon. Mm-hmm. Wag naman sana, no? So, baka mamaya hindi sa COVID mamatay ang mga tao. So, sa palagay ko, ay maaari talaga magkaroon ng kasong kriminal kung yung pagkamatay o yung nasaktan ng isang tao dahil sa mga physical na parusa. And if you can show that there is a direct link between yung punishment na ibinigay at saka yung naging resulta na injury or death. Mm-hmm. So dapat lamang talaga na panagunitan ito, kailangan pananagutan ang consequences na isang bagay na ginawa na labag sa intensyon ng batas. Halimbawa, ito nga na dapat ay may quarantine to keep people safe, to keep them indoors. Sinabi nga natin na ikamamatay pala ang paghuli dahil sa violation ng quarantine. Mahirap naman yon. So palagay ko rin, yung mga ganitong klaseng pagtrato ay maaaring isang kaso ng torture na labag sa ilalim ng RA 9745, yung Anti-Torture Act of 2009. Sa ilalim na ng batas na yan, yung torture, kahit na anong pagmamaltrato o parusa na ginawa ng isang tao, ng isang person in authority, habang yung isang tao ay nasa kustodiya nila, that causes pain, exhaustion, including yung mga pagpapabilad sa ilalim ng araw o yung exposure. Mm-hmm. The extreme cold, yung mga isang bloke ng yelo, kumbaga. So kasama nga dito kung ano yung pinapagawa, no, whether it's physical or psychological in nature. So actually, meron ngang study na sinasabi na during this time of mga quarantine, napakaraming mga karapatang pantao ang nalalabag. Mm-hmm. At saka maraming mga questionable practices. So actually, hindi na nababago sa atin ito. If you will remember, almost a year ago, meron yung mga kaso na pinapabilad sa ilalim ng araw. Mm-hmm. Or kinukulong sa loob ng kulungan ng aso ang mga nag-violate ng quarantine. So itong mga to ay bawal sa ilalim ng batas natin. Mm-hmm. Attorney, yung mga ordinance at penalty sa pagkapatupad ng curfew ay syempre nasa kamay po yan ng mga local government units, no? Pero ayon sa DILG, yung corporal punishment o physical na punishment ay hindi naman po pinapayagan. So paano po ba mapapanagot yung mga barangay, lungsod o even yung pulis na mga may ganitong klase ng parusa, lalo na kung halimbawa dinedeny naman ng possible na may sala itong allegation na ito? Well, ang hirap, pag nag-deny na, dapat meron talagang kasama, di ba? Sana. Mm-hmm. Meron talagang dapat kasama pag napupunta sa ganito. Kasi nga, it's really a case of he said, she said, kumbaga, di ba? I-deny nila na nangyari. So, dapat talaga kung sana, sa ilalim nga ng rules natin, dapat may kasama. Well, pero yung dun sa tunog mo, no, hindi na talaga dapat ipatupad to. And it's good that in this case, yung DILG, naglabas na siya ng klarong direktiba na ito talaga ay bawal para hindi na wala nang guessing game sa ating mga LGU at saka sa mga tanod at saka mga nage-enforce ng quarantine rules ayon sa ordinansa. So dahil lang isang ordinansa ay isang gawa nga ng sanggunian ng syudad or ng munisipyo, dapat din siguro na sila ang mag-amenda sa kanilang mga ordinansa para wala na rin talagang confusion. At kung nagsalita na ang DILG at patuloy pa rin na lumalabag ang mga opisyalis dito, of course, maaari din silang makasuhan ng insubordination sa ilalim ng ating local government code. Of course, mm-hmm. And of course, magkakaroon ng disciplinary action. Of course, kung hindi rin naman nila gagawin ang mga trabaho nila to enforce the quarantine, at the same time, they should do their job.
So, kailangan gawin nila. Otherwise, may liability for neglect of duty, gross negligence, for not doing their responsibilities. Pero sa pagsasagawa ng kanilang trabaho, hindi naman nila dapat magkaroon ng paglalabag sa karapatang pantao ng ating mga citizenry. And speaking of, nagsalita na yung DILG, at least sinabi na rin po nila na iniimbestigahan na yung bagay na ito para malaman talaga kung sino yung sanhi. Tsaka madali lang naman, attorney, di ba, yung mga kasamahan na binabanggit nyo, meron naman ding ibang mga nahuli na pwedeng magpatunay dun sa sinasabi nung live-in partner nga nito nga nasawi. Anyway, attorney, maaari bang tumanggi sa parusang pisikal yung quarantine violator na nahuli kung nakasaad nga po talaga sa ordinansa na hindi naman talaga dapat binibigyan ng ganitong corporal punishment? Well, mahirap yung tumanggi, di ba, at magkaroon pa ng physical altercation. Kasi nga, there should be a way of being able to handle the situation para hindi na, baka nga magkaroon pa ng, baka kayo pa ang magkaroon ng kaso for resisting arrest or disobedience to a person in authority na isang krimen sa ilalim ng batas natin. But of course, ang karapatan ng isang individual pag siya ay naaresto o sinisita ay hindi nawawala dahil meron lang quarantine or dahil may COVID. At kailangan natin isabihin, di ba, in a very nice way, di ba, na kailangan nating na meron pa rin tayong mga karapatan. Pag tayo naaresto, kailangan tayong abisuhan kung ano ang kasalanan, ma-inform of the right to remain silent, di ba? All these rights don't disappear. It's like any other arrest. Kung ano ang karapatan, di ba? Magkaroon ng karapatan na magkaroon ng abogado. Pwede mong sabihin, sandali lang na tatawagan ko yung abogado ko, sandali lang, mag-aantay lamang ako ng kasama, sasama ako sa inyo, di ba? And of course, nandiyan na yung karapatan na maging free from any form of court of torture. So, sabi, sa panahon nga na ito, mahirap na maging pasaway. The best thing to do really is not to violate the curfew. Alam natin na bawal talagang lumabas. Wag nang lumabas unless it is an emergency. Wag maging pasaway. Stay home, stay safe. Pero kung meron talagang emergency, ito naman ay siguraduhin niya na may mask, may face shield, para hindi magkaroon pa ng pagkakataon para magkaroon ng ganitong klaseng hindi pagkakaintindihan. So we really need to stay home and stay safe. And for, di ba? At para dun sa mga alagad ng batas natin, ay huwag masyadong stricto kung minsan it's an emergency. Or di ba, yung mga storya dati, nagbabalang ng mask para uminom ng tubig, parang masyadong extreme, no? Alam natin na kung minsan may nangyayaring ganyan. Kung minsan yung masyadong pagtutok sa napaka-strict letter ng batas na hindi iniintindi, mahirap din. So on both sides, people need to understand and to, you know, in order for all of us to be safe. Very good points. Maraming salamat po, Attorney Gabby Concepcion. Happy hump day. Happy hump day, Maurice. Until the weekend, stay home. Stay safe.